Hello guys! Welcome to my channel, Atty. JMF Vlog. Hope everyone is doing great! Number one, in introducing physical evidence at the trial, three important factors must be constructed. Okay? First, the evidence must be material and relevant. Second, the article must be properly identified and merong hinahanap na isa. Sabi daw po, pagka ikaw ay mag-i-introduce ng physical evidence, di ba? Marami tayong uri ng mga evidence sa trial eh. Nandyan si physical evidence. Si physical evidence, yan yung articles and materials na makikita natin dyan sa isang crime scene. Okay? Pasensya na ako, nanginginig yung sulat ko. Hindi kasi ako sanay na magsulat dito sa ako. So, di ba, dapat, yung ebidensya na ipapakita mo para po yan tanggapin ni court, dapat material and relevant yan. Ibig sabihin that may kinalaman siya dun sa crime. Di ba? Kasi, halimbawa mga tol, kung ang nangyaring crime ay pamamaril, merong shooting incident, tapos, klarong-klaro na yung sugat ng biktima, tinamaan siya ng bala. No? So ano ba yung mga sabihin na nating material and relevant type of physical evidence? Ano po? Di ba? Halimbawa dun, bala, yung firearm, yung cartridge, no? Maglarong-klaro naman na mayroong sugat na dulot ng pamamaril at magbigay ka, magpresent ka ng kutsilyo bilang isang evidence. Wait lang po ha, wait lang. Sorry po, naubulang ako. So, ang ibig ko sabihin, kung halimbawa ganun nga yung nangyaring crime, ang magiging material na evidence is yung kutsilyo. Yung cartridge, you cannot present an evidence na hindi naman talaga ginamit dun sa crime. So, halimbawa ako, magpe-present ako ng, ng baril. Baril pala. Pag mag-present ako ng kutsilyo, do you think it is material and relevant to the case? So, I think not. Diba? Hindi. Kasi, for me, wala siyang kinalaman dun sa nangyari because the fact that the crime that happened is shooting incident. So, ano siya? Kumbaga, malayo siya sa katotohanan, no? Ano pa? Pangalawa, the article must be properly identified. When you say properly identified, mga kapatid, dapat po meron niyang label. Okay? Naka-mark, naka-tag yung evidence. Kaya nga kung naituro naman to sa inyo, and I'm pretty sure naituro naman yan dun sa inyong mga quizzes, no? Ang ebidensya, mga kapatid, pagkuha pa lang sa crime scene, dapat ilalagyan na yan ng label. Minamark na yan. Di ba? Dapat identified. Ano bang klaseng ano to? Ano bang klaseng evidence to? 'Di ba? And isa pa, dapat po 'yan ay ano nga, sige, alamin natin yung tamang sagot. And I will tell you why that is the correct answer. The answer is Delta. The chain of custody must be established. Okay? Kasi ganito po 'yan mga kapatid. Ang tinatawag na chain of custody, 'yan yung pagpapatunay niyo na yung evidence simula nung kinuha siya doon sa crime scene hanggang i-present kay court, hindi nagbago ang itsura. Okay? Sa anong paraan po? To simply put, when you say chain of custody, ano lang naman yan eh. Yung lista ng mga taong umiram na evidence, halimbawa itong aking material, gawin na lang natin kunyari firearm to ha, kunyari firearm, no? So yung firearm na yan, pwede kasing hiramin yan ng kung sinong mga tao. Halimbawa, yung sa prosecution natin, halimbawa, hiramin yan ng tawag dito, crime lab. So kung sino man ang umiram, so magsulat siya, maglogbook siya kung kailan niya hiniram, sino siya, pipirmahan niya at kailan niya binalik. Para at least mapatunayan niyo na yung ebidensya na yun na wala sa mga kamay niyo, iniram. Mayroong lista ng mga taong nag-handle noon. Saka kahit na hinawakan ng iba, simula nang kinuha siya sa crime scene hanggang ipinakita mo doon sa court, hindi nagbago yung itsura. Kasi doon mo mamaintain yung integrity ng evidence eh. Okay? So yun ang gusto ni court. So, dapat may kinalaman po dun sa crime, dapat meron label at mapatunayan nyo kung sino-sino ang humawak sa evidence na yun. Okay? So yan yung tatlong huwag nyong kakalimutan ha. Kasi, ito hindi siya based sa keyword eh. Okay? Kailangan talaga naiintindihan nyo. And as long as you understand the process, masasagot nyo yan. So, no? So I hope ha, yung mga iba sa inyo, tama ang sagot. Doon naman sa mga medyo nalito, huwag kayong mag-alala kasi ayos lang yan na mamali, di ba? At least, alam nyo na ngayon kung ano yung tamang sagot. So yun na, the answer for number one is letter D.
Ito naman, number two. If presented as a witness, what should the police officer do? Siguro, ano na lang to, do while he is on the witness stand. I think this is ano, clerical error to, sorry. Diba? Kung si police officer daw, ay ipipresent natin bilang witness. Okay? Okay, akala ko may mga ano kayo. If presented as a witness, ano daw ang gagawin ni police officer? Kasi alam niyo mga kapatid, napaka-importante ni police officer, especially kung ang crime ay yung tinatawag ng mga victimless crime. Diba? Halimbawa, drugs. No? Pagka sa drugs, wala naman yung private offended party. Ano ba yung makakapagpatibay nung ano, nung case, 'di ba? Kung mayroong police officer na magte-testify sa court. So napaka-importante ni police officer. Hindi lang si police ha, pati si NBI, PDEA, pwede po 'yan silang maging ano, maging mga witnesses. So ano daw yung dapat nilang gawin habang nasa witness stand sila? Napaka self-explanatory nito mga kapatid. Di po marinig. Are you sure? Na hindi ba naririnig sa ano? Sa lahat? Or yung iba lang? Meron naman. So meaning, so pagka ganun ha, ano, pagka isolated case lang yung hindi marinig, ibig sabihin sa internet connection nyo po yan. Okay? Sige, sige, tuloy-tuloy na tayo mga tol para kuhan, makarami. So napaka self-explanatory naman ito, no? Sinasabi ko nga sa inyo. Ang ibig nating sabihin, kung ako si police officer, kung ako nasa witness stand, ano ba yung basic na concept? Merong basic na concept ito mga kapatid. Sabi nila, a police officer on the witness stand has no victim to avenge or suspect to convict. Ibig sabihin, yung ating police officer na nasa witness stand, walang biktima yan na dapat ipaghiganti. At walang suspect yan na dapat ipakulong. Hindi niya trabaho yun. Okay? Hindi niya trabaho na isiping kawawa ang biktima at dapat makulong si suspect. Anong trabaho niya? Dapat po magsabi lang siya ng totoo. That's the kuwan ha. Wait lang. That's the answer. So napaka-simple lang naman ito. Alam ko namang karamihan sa inyo, tama ang sagot, no? So, okay, present mo lang yung fact. Paano sir kung sa investigation ni police officer, parang lumabas na hindi naman talaga si suspect yung gumawa ng crime. Eh di sabihin niya, di ba? Simple as that. Kasi sabi nga nila, mas maigi pa na magkulong ka, magpakawala ka ng isang guilty kaysa magkulong ka ng inosenteng tao. Okay? So yan yung sagot natin sa number 2. So sana nakakahabol kayo mga kapatid. And then, sige, dito tayo sa number 3. One of the two requisites of admissibility of evidence is when it is relevant to the issue and what is the other requisite. Ito naman, ang pinag-uusapan naman dito, yung tinatawag na admissibility of evidence. Ito mga kapatid, yung mga napapanood nyo sa TV na, halimbawa sa court, bigla na lang maglalabas ng isang ebidensya yung isang lawyer, very rare pong nangyayari yan. Actually, di ba meron tayong 5? 5 yun eh. 5 yun yung steps natin sa ano, yung sa process, 'di ba, sa ating criminal procedure. 'Di ba, number 1 meron tayong tinatawag na ano nga 'yon? Yung A, arraignment. Anong ginagawa sa arraignment mga tol? 'Di ba, ito yung time na babasahan po kung ano ang kaso. Ipapaliwanag dun sa nasasakdal kung ano yung ikinaso sa kanya. Tapos number 2, meron tayong tinatawag na pre-trial. Okay? Tapos number 3, meron tayong tinatawag na yung actual na po na trial. Tandaan nyo to ha. Anyway, ituturo naman yan sa inyo. Tapos after po ng number 3, judgment. No? Judgment and then yung panlima, appeal. So ganyan po usually yung nagiging process. But mga kapatid, dito sa pre-trial, dito po nangyayari yung tinatawag na plea bargaining. Sa plea bargaining, 'di ba? Yan yung tinatawag. Yan yung when you say bargaining, nagtatawaran. Alam niyo yan mga tol? Yung halimbawa, ako si suspect, sasabihin ko na, sige, magpi-plead ako ng guilty pero pwede bang wag na murder? Pwede bang homicide na lang? O 'di ba? Parang ganun magtatawaran yan. Tapos pangalawa pa, ang isa pa sa mangyayari dito sa during the pre-trial ay yung tinatawag na introduction of evidence. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Sa introduction, kung nabigay mo mga evidence, kung damitin sa
kung meron akong mga ebidensya na gustong gamitin sa actual na na-trial, dito, yung ebidensya during the pre-trial, saka ko pa lang po siya, I mean, sa pre-trial pa lang, i-introduce ko na. Kumbaga, sasabihin ko, parang ganito, court, gusto ko po na gamitin yung evidence na to. Pwede ko po ba itong gamitin sa actual na trial? So, yung magiging sagot dyan ni Korte, depende kung makita niya yung dalawang requisite. Okay? So, ano yun? Siyempre, una, dapat relevant to the issue. Nandito yan, mga tol. Relevant, meron kinalaman dun sa issue. Ano pa yung isa? Remember, dapat po, it is not excluded by laws or rules. Pag sinabing not excluded, ibig sabihin, wala kang batas na nalabag. Okay? Wala. Kumbaga, when you got that evidence, halimbawa na lang ha, yung mag-search tayo sa isang bahay nung wala tayong search warrant, di ba? Pagka may kinuha tayo ebidensya, hindi tatanggapin niya ni court. Ang itatawag niya dyan, inadmissible. Bakit? Because meron tayong nilabag na batas. Okay? Yung tinatawag natin yung ano, yung nasa sikat na case na Map versus Ohio. Anyway, pag-usapan naman natin yan maybe later on kung nandito yung tanong na yun. Ibig natin sabihin ha, dapat hindi lang may kinalaman dun sa issue, meron pang pangalawa na dapat po yung crime na yan, yung evidence na yan, nakuha natin sa legal na paraan. At pag pumayag si court, ano nang sunod na mangyayari mga kapatid? O dito naman sa process na to, dito po magkakaroon na ng yung tawag dito, ililabel na nila yan as exhibit. No? Exhibits ang tawag doon. Pagka ikaw ang nasasakdal, ikaw ang prosecution, you will label your evidence A, exhibit A, exhibit B, exhibit C, 'di ba? Pag kayo naman yung eto, kapag kayo yung prosecution, pag kayo yung nambibintang, eto naman pag kayo yung binibintangan, pinagbibintangan, paano niyo ililabel yung exhibit niyo? Exhibit 1, exhibit 2, exhibit 3. Okay? So, ganyan lang po yan. Ang ibig natin sabihin, bago pa yung actual na trial na ilalabas niya yung mga ebidensya nyo, sa pre-trial pa lang, ipapakita na po yan. Kung tatanggapin ba yan ni court or hindi, yan yung dalawang hinahat niya. Okay? So, baka magtaka kayo, sir, bakit meron tayong law dito? Eh, actually, itong CDI, tatlong subject na ito na nagpatong-patong eh. Meron tong CLJ, meron CDI, meron ding forensic science. Okay? So, pagbigyan nyo na ako ha, kung may mga topic tayo na madadaanan tungkol doon kasi nga magkakakonnect yan silang tatlo. Okay? So, I am checking your tama, yung fruit of the poisonous tree. Oo, yun yung ano, yung case na na-establish ng Map versus Ohio. Ayos, ayos. Sige, tol. I am checking the chat box every now and then ha, mga kapatid. Kasi baka mamaya biglang hindi nyo na pala ako naririnig eh. No? O, sige, proceed tayo ha. Dito tayo sa number 4. Ayan, sabi dito, all but one governs criminal investigation as an art. Diba? Actually, sa CDI po, ang definition ng criminal investigation, ganito yan, it is an art and science. No? Art and science po yan. Bakit? Kasi nga, eto na lang eh. Sige, point out muna natin si art. But what do you mean by all but one? Ano ba ibig sabihin ng all but one? Kapatid, yan lamang po ay isang salita sa isang term yan, pamalit sa salitang except. So meaning, lahat daw ng mga sumusunod ay naggo-govern, kumbaga nagtutukoy kay criminal investigation bilang art maliban sa isa. So ano ibig sabihin po? Isa dyan ang hindi kasama. Diba? Kasi when you say art, eto po, depende po kasi yan sa strategy ang pinag-uusapan natin, strategy ni investigador. Di ba sa investigation, wala naman tayong sinusunod na talagang sobrang higpit na rules. Kaya nga yung mga napapanood yung mga palabas, pagka detective yan, detective kasi tawag eh, pagka sa US, dito sa atin, investigator. But basically, pareho lang naman sila ng trabaho. Pagka detective yan, di ba, kung ano-ano mga pinagagawa niyan, basta hindi naman labag sa batas eh. Ayos lang yan. Halimbawa, meron siyang sige. Kasi siya na po ha, kasi ano eh, actually meron akong ano dito sa bahay. Nagpiprint kami, pinaano ka na lang. Eto, ganito po. Tapos, balik na tayo. Nasaan na ba ako? Wait lang ha.
Ang tinutukoy ko, ayun na nga, balik na tayo dun sa kuan sa mga detective. Di ba? Pagka nagduda siya na may isang tao na parang yun yung suspect, di ba depende po yan sa diskarte niya? Kung paano niya aalamin, paano siya magagather ng evidence. Minsan nga, dumadating pa sa time na nagiging ano siya, nagsusurveillance siya, di ba? So, ang ibig natin sabihin, depende yan sa diskarte. No? Isa ang naiiba dito kapag tinutukoy na art ang criminal investigation. Ano po yun, mga kapatid? Wala pong iba kundi yung tinatawag na rigid rules. Okay? Kasi meron nga isang definition, eh. Sabi nila, criminal investigation is an art because it is not governed by rigid rules. Ibig natin sabihin, wala kasing mahigpit na rules na susundin si investigador. Alam natin yan, mga kapatid. Okay? Kapag kung mahilig talaga kayo manood ng mga movie, talaga makikita niyo yan, eh. When you say intuition, ano ba kasi itong intuition? What do you mean by this? When you say intuition, yun yung tinatawag sa Tagalog na putob. Di ba? Kaya halimbawa yung mga chika bebe natin dyan, pag yan kinutuban, kapatid, daib pa niya ng NBI na mag-imbestiga. Alam na alam nyo yan. Okay? Medyo kinakabahan ako pag dumadami yung chat, eh. Baka mamaya meron tayong problem. Tama, instinct. Okay, okay. So you help your classmates na lang, ha, na medyo nakukuhan, na wawala ng signal. Di ba? Instinct, intuition, or putob. Okay? So, ang criminal investigation, depende yan. Pagka ako, nagduda na ako sa isang tao na yan yung gumawa ng crime. Ay, naku, maaaring yan talaga yun siya. No? Pag sinabi naman natin, chance or luck, di ba? O, ito ay, base din minsan sa swerte. Pero, ilang porsyento nga lang tong swerte? Ha? Ito, 2% lang daw, 2%. 2% lang ang chance na maging successful ang criminal investigation based sa swerte. Sa anong paraan? Halimbawa, mga kapatid, ha, na sabihin na natin traffic accident, hit and run. Hit and run. Tapos, yung nakabangga, nalaglag yung plaka niya, naiwan dun sa ano, lugar kung saan nagkaroon ng hit and run ng incident. Diba? Swerte yun. Kasi hindi mo na kailangang i-trace kung sino yung kung ano yung identity ng offender. Nandun na mismo. Pagka tinipe nyo lang yan sa LTO, lalabas na kung sino yung may-ari ng sasakyan. May mga ganun, eh. Minsan nga, sa crime scene, naiiwan yung wallet, naiiwan yung ID. Diba? So, pero very, very rare lang. Maliit lang yung chance po na ganun. Ano pa yung felicity or inspiration? Diba? Yan yung ating, isa pang salita dyan, yan yung ating motivation. Or inspiration, di ba? Inspiration, kasi nga mga tol, ang pag-iimbestiga, kung wala pong pinaghuhugutan yung ating investigador, mahirapan yan, madali yan tatamarin. Di ba kayo? Bakit ba kayo nagre-review? Ano ba inspiration nyo? Di ba lagi nyo namang iniisip yan para to sa magulang ko? No? Para to sa pamilya ko? Di ba? Sa tatlo kong girlfriend? O bahala kayo. At least, kahit papano, merong nagmo-motivate sa inyo. Kung paano kayo hindi po tatamarin. Okay? So, ibig sabihin, lahat tinutukoy si criminal investigation bilang art, maliban sa isa at ano yung hindi kasama, si rigid rules. Okay? So, kaya nga importante, mga tol, pag naintindihan nyo yung topic natin, eh, kahit anong klaseng pagtatanong ang gawin sa inyo, kaya-kaya nyo nung sagutin. Kasi itong mga nandito, yung mga previous board exam question din naman to. O sino ba nagsabi na itong formula na to? Ayan o, si Hans Gross. Okay? Hans Gross is the father of criminalistics and he is also the father of criminal investigation. Siya rin yung nagbigay ng ano formula na 95-3-2. 95% perspiration, yung success daw. Yung success daw ng investigation ay 95% pinagpaguran daw natin yan. 3% yan, yan yung motivation natin at meron 2% buenas. Pagka nagsama-sama yan, talagang makikita mo, malalaman mo kung sino yung gumawa ng crime. Okay? So, huwag nyo kakalimutan to si Lolo Hans Bros, ha? O, yan, aesthetic, no? O, sige, dito naman tayo sa number 5. These are articles and materials which are found in connection with the investigation. Diba? Mga bagay daw na nakita na merong kinalaman sa investigation. O, nakakatulong sa pag-i-establish, 'di ba, para malaman kung sino si perpetrator
or the circumstances kung paano daw po ginawa yung crime. And in general, nakakatulong para ma-prosecute si criminal. Bakit po? Kasi itong mga bagay na to, yan yung pinapakita natin dun sa court. Yan yung pinapresent natin. At ito, yung iuri ng ebidensya na very conclusive. Pagka sinabing conclusive, hindi mo pwedeng basta-basta kudayain. Okay? Kasi it speaks for itself. Anong tawag dun mga kapatid? Oh, nandyan ha. Huwag niyong kakalimutan sino po si physical or material evidence. Okay? In fact, ito, meron tayong, sa pag-aaral po ng CDI, meron tayong acronym na TROPAM. Kasi lahat po ng ito mga kapatid, ang tinutukoy niyan, ito, lahat po ng yan, ito ang tinutukoy. Iisa lang sila ng ibig sabihin. Okay? Ano pong ibig sabihin niyan? T stands for tangible. When you say tangible, oh, edi tangible evidence, physical evidence lang din ang tinutukoy niya. Kasi when you say tangible, something na nahawakan at nakikita mo. Okay? Ano pa? R for real. Okay? Ano pa? O for object. No? Siyempre, of course, P for physical. Pasensyaan nyo na yung sulat ko mga kapatid ha. A for what? A for optic. And M for material. So the moment mabasa nyo itong mga ito mga kapatid, for the purpose of our, kwan ha, our lecture, for the purpose of our lecture in CDI, pare-pareho lang yan ang tinutukoy. Yan yung mga bagay na ano po, makakatulong daw sa atin sa pagpo-prosecute sa kriminal. Anong tatandaan nyo dyan? Ako, alam nyo, nung nagre-review ako, keyword lang ang tinatandaan ko eh. Articles and materials. Diba? Kasi ang physical evidence, yan yung mga bagay na nakikita ng ating five senses. Hindi pala nakikita, nape-perceive. When you say nape-perceive, halimbawa yung mata ko, pag nakakita ko ng bagay, I perceive that thing visually. Diba? Pag nakakaamoy ako, I perceive that thing yung olfactory. Olfactory kasi ilong eh. Pag natikman ko, I perceive that thing sa aking gustatory. Yung mga ganun, pag-usapan nyo naman yan sa ano eh. Alam ko, probably pinag-usapan nyo yan sa human behavior. Ano? So ang ibig natin sabihin, ayun, yun yung mga bagay na nag-i-exist. At etong tatlong yan, yan yung ano-ano yan, si tracing, si corpus delicti, corpus delicti, sino pa? Si associate tracing evidence. At si tracing evidence, sila po ang tatlong uri ng physical evidence. Okay? So, sila yung tatlong uri ng physical evidence na makikita natin sa crime scene. Yan si CAT. Okay? Ano ba yung, unahin na natin si corpus delicti. Ano ba si corpus delicti, mga kapatid? Diba? Nandyan yung salitang body of the crime. But, ang dami kasi namamali dito eh. Pag sinabing body of the crime, iniisip ka agad nila yung katawan daw ng taong namatay. Hindi po ganun. Iba-ibang uri ng krimen mga kapatid. Iba-iba ang corpus delicti. Tandaan nyo yan. Okay? Halimbawa, sa theft, ano ba yung corpus delicti? Diba? Ano ba yung pagkan present to, masasabi mo talaga na mayroong nangyaring pagnanakaw? Diba? Yung stolen items, yung stolen materials, or stolen property. Kasi you cannot tell na mayroong nangyaring pagnanakaw kung wala namang ninakaw. Diba? Of course, sa murder or homicide or any type, any in general ha, generally speaking, all types of homicide, the body of the crime can be the dead body. Okay? Sa arson naman, yung body of the crime, yung nasunog na property. So, iba-iba po yan. Sa associative evidence naman, nandyan yung salitang, it will link the suspect to the crime scene. Diba? Yan yung magkoconnect kay suspect sa crime scene. Ano-ano yan? Halimbawa po, meron tayong nakitang fingerprint sa crime scene. No? O kaya meron tayong nakita na ID. Diba? Si suspect, dahil nandun yung fingerprint niya, nagmatch sa nakita natin sa crime scene, hindi na niya ngayon pwedeng sabihin na hindi siya nanggaling doon because it already linked the suspect to the crime scene. Okay? Ano naman si tracing? Nandyan naman yung salitang it will help you locate. Diba? Malolocate po natin kung nasan si suspect. Halimbawa,
sa labas ng bintana, mayroong mga tapak ng tsinelas. 'Di ba? Maputik eh. Tapos syempre pagka sinundan mo yung ano na yon, yung bakas ng tsinelas na maputik, maaring malocate nyo kung saan pumunta si suspect or even kung saan siyang direction nag-escape. So in that way, malolocate nyo kung nasaan siya. So ito lang yung mga dapat nyo tandaan dito sa tatlong to. Ito ha. So para mas klaro mga kapatid ha, si corpus delicti, si associative at si tracing evidence ay isa lamang uri ng physical evidence. Pag sinabing physical evidence, yan yung mga articles and materials na nakikita natin sa crime scene. But hindi lang po pwedeng, hindi lang physical evidence ang gagamitin po. Po pwedeng tangible din ang gamitin, real, object, autoptic or material, pare-pareho lang po yan sila. Okay? Kaya ako medyo nilalalimin yung ganito kasi tinatanong sa board exam yung mga ganito mga tol eh. Wait lang ha. Ah, okay. Yung mga... O, sige, sige ha. Next na tayo. Number 6. Ah, ito na pala oh. Sabi ko sa inyo kanina, corpus delicti, ang tatandaan nyo lang, body of the crime. Associative evidence, yung salitang link and tracing evidence, it will help you locate the criminal. Okay?